Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nakita ulit tayo sa ating Tropical Weather Analysis na yung araw po ng Biyernes hanggang Lunes na po ito, Hunyo 18 hanggang 21, 2021. At yung Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest ko upset. Simula na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas, Sabado. Manatili pa rin yung mahinang habagat dito po sa pinakadulong bahagi po ng Luzon, sa may northern sections ng extreme northern Luzon, kasama po ang Batanes Babuyan Islands. Medyo maganda po ang panahon dito, although last hapon kami may mga inasan pong padaan-daan pong mga showers o thunderstorms, lalo na po sa may Batanes at Babuyan Islands. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay napakaganda po ang panahon, medyo tuyo at mataas ang ating temperatura, na maglalako po na hanggang 36 degrees centigrado. Ang ating heat index ay mula sa 40 hanggang 50 ang antas ng centigrado. So, uminom naman po ng maraming tubig para ilaban natin ang sobrang init at i-avoid muna ang physical activities under the heat of the sun o sa ibabaw po ng haring araw. So far, patuloy pa rin ang dry conditions sa ating bansa except po sa may areas po ng Visayas at Mindanao, may mga isolated rain showers and thunderstorms. Samantala, sa labas ng ating bansa, mayroon po tayong natanawan na bagong low pressure area. Ito po si 94W. Subalit, itong LPA na ito ay nasa low ang chances po na maging bagyo po ito sa susunod na 24 oras, nasa less than 35% ang chances. But for the next few days, based po sa mga global computer models, posible po ito maging ganap na bagyo habang ito ay lalapit po sa may Guam at Saipan sa Northern Marianas. But walang pinapakita po na pupunta po ito sa ating bansa at posibleng mag-recurve po ito panorte patungong Japan bago lamang po ito papasok sa Philippine Air Responsibility. So nasa labas lamang po ito. So it depends po kung lalakas po siya masyado, posibleng ma-enhance po ang habagat sa kanduran bagay po ng ating bansa. At ito po ang ating first animation. So ito po yung panibagong LPA na binabantay natin. By next week, malalaman natin yan kung may pagbabago po sa kanilang forecast track. Papakita natin sa inyo mamaya-maya lamang. So sa Pilipinas po, kikita po natin na may mga lumalabas po mga thunderstorms sa hapon ng gabi. But overall po ay napakainit pa rin at maganda ang ating panahon. May mga cloudiness po dito na dulot po ng southwesterly surface wind flow na kasama po sa frontal system dito po sa may south of Japan. At ito po yung zoom-in satellite animation na kaninang hapon at na yung early evening may mga thunderstorms po nagsilalabasan po dito sa may Visayas at Mindanao at gayon din po sa bulubundukin po ng Benguet at Southern Cordilleras. Gayon din po dito sa may Zambales at Pampanga may localized thunderstorms ang namuo dito po sa area nila. At panandilian lamang po ito at dito rin po sa may Eastern Camarines Sur, sa may Partido District at northern portions po ng Albay may nagform pong maliit na thunderstorm. At kung titingnan natin yung rainfall accumulation sa susunod na tatlong araw hanggang Lunes ay may inaasahan po tayong mga ulan dito po sa kanluran bahagi po ng Visayas at Palawan, ganyan din po sa gitna at kanluran bahagi po ng Mindanao dahil po sa local convection at gayon din po sa mahinang habagat na posibleng lalakas po dahil po sa frontal system at sa papalapit po na low pressure area sa may bahagi po ng Guam na i-enhance ng bahagya itong mahinang habagat. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay patuloy po na tuyo ang panahon except po for some isolated rain showers and thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Ito naman po yung wind forecast sa susunod na tatlong araw hanggang Lunes. So, na yun po, medyo variable pa rin ang hangin sa ating kapuluan except for some winds from the southwest at south. At mas malakas po ang southwesterlies dito sa bahagi po ng Batanes at Babuyan Islands. Sa darating pong weekend, bukas, Linggo at hanggang Lunes, lalakas ng bahagya ang mahinang habagat dito po sa may kanluran bahagi po ng ating bansa, lalo po sa may Western Luzon, Western Visayas at Palawan. At posibly, baka may mga localized thunderstorms po tayong inaasahan. So, i-enhance po yan ng dumadaan po na frontal system dito po. At ito po yung posibleng mabuong tropical cyclone na track niya po. At kung tinignan natin yung American model
ensemble. Ito po yung lahat ng mga forecast tracks within the computer model. At pinapakita po na walang track na pupunta po sa Philippine Air Responsibility. Isa lamang po, but majority po ay pinapakita po na nasa labas po siya ng Philippine Air Responsibility. So ito po ang ensemble tracks nitong American model. Yung European model ay wala pa pong pinapakita, but in the next few days baka lumabas na rin silang update. But possibly maging tropical depression based sa European model, while ang American model possibly maging typhoon pag dating po ng next week, lalo na po pagkalampas po ng Guam area. So yan po yung ensemble tracks. So most likely dito po siya dadaan yan sa area na yan. Pwede pa pong magbago ito, okay? So ito po yung initial ensemble track nitong American model. So pag mag-west po siya, lalapit po yan sa Philippine Sea. Kasi sa latest na yon ay ito po yung Philippine Area of Responsibility. So pinapakita po dito sa tracking na hindi po siya papasok ng Philippine Area of Responsibility. But malalaman natin yan next week kung may pagbabago. Let's hope and pray na sana lumapit ng konti para magkaroon naman po ng much needed rainfall, dahil medyo po tuyo po na naman ang ating mga land areas dahil po sa medyo below average po ang rainfall sa ating bansa na yung nakalipas na magdadalawang linggo na po. So let's hope and pray na magbigay rin po itong mga ulan na kailangan po ng mga farmers. Okay? So yan po ang ating latest. We will keep you updated next week, lalo na sa Lunes, para malaman niyo kung nasaan na po yung LPA na yan. But rest assured, wala po siyang threat sa ating bansa. Hindi po siya pupunta at hindi lamang po ito at hindi rin ito papasok ng Philippine Air Responsibility. But kung may pagbabago, malalaman natin yan next week kung ano ang magiging potential tracking nitong si LPA 94W na posibleng maging bagyo sa darating pong early next week. Okay, so yan po. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-iingat po tayo lahat. Happy weekend to all. Be hashtag weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.